ako dito, unahin ko na, no, Rina and Ate Beth. Ano po ba itong ano, restorative dentistry? Na-intriga ako dito kasi may mga restoration na magaganap. Yes, ito pong restorative dentistry, is a term for the dental profession, ano, to explain how to replace missing and damaged teeth. So dito pumapasok yung ating mga pasta, mga restorative restorations natin. All right. Yan, tulad yung nasa picture. Mm-mm. Yes po. So ano po yung mga qualified na pwede pong palitan pa yung kanilang mga ipin? Lahat pwede po ba? Pwede po bang ma-restore yan? Kasi naalala ko yung anak ko last year ay nabungi siya dun sa kanyang two front teeth, no? Oo. Pero parang we had to pull it out na because hindi na siya savable, no? Tapos pandemic pa, medyo nahirapan kami. So paano po ba yun? May mga cases po ba tayo ng mga bata na nag-undergo din po ng restorative dentistry? Yes po, madami. Kasi madalas po kasi yung mga bata is neglected mag-toothbrush. So pag po nagkakaroon sila ng mga dental caries, katulad po nung nasa picture natin, nagkakaroon ng mga itim-itim, yan po, restorable pa po yan. Kayang-kaya pa po natin yan, pastahan through filling po, tooth filling. Pasta din pala, no? Nasanay kasi ako, Doc, na yung sa ano molar yung pinapastahan. So pagkaganyan, yung sa pinakita natin na picture, yung front tooth niya yung medyo nagkaroon ng itim. So pasta din po yun. Hindi po yun halata? Hindi po, kasi marami na po tayo mga high class na mga restorative material na pwede po siyang mag-adapt to be patulad nung natural tooth. Ang galing. So that's one po, ano, pasta. Ano pa po yung iba na pang-restore, no? Ano yung iba pang procedure po na po pwedeng gawin sa ating mga ngipin? Depende kung naman nabunot. So katulad ng sinabi ni Ma'am kanina doon sa kanyang anak, papasok na po dyan yung mga ating mga crowns. So yun, depende po kasi. So meron tayong prostoside, may prostodontic like this one. So meron tayong prostodontic side. Ito po, kinaround po ito. Ayan po yung nasa taas ng ngipin po. Ipapasok po yan dun sa prep tooth. Yan po. Pwede po yan. Paano po yung procedure nun? Sa nakikita ko po sa picture, meron pa rin siya yung ngipin niya, no? Tapos ipapasok po dun sa mismong... Ano yung binutas yung gitna? Paano po yung ginawa, Doc? Or papatungan? Paano po ba yun? Bali po yun, nagkakaroon po ng tooth preparation. Kumbaga, kung in a layman's term, pinaliit po siya para po lalagyan po siya ng crown. So, ang crowns po natin, pwede tayong mag-zirconia, pwede tayong mag-conventional crown, yung mga porcelain fused to metal, tylite. So, marami po talagang materials na pwede na magkaroon tayo na isa talagang Hollywood smile nga naman kung tawagin. Hollywood smile. I love it. Yes. Hollywood smile. Love it. Killer smile yung mga yan. Yes, so we have po. Pasta, we have crown. Ano pa yung iba? Meron din tayo like yung mga dentures para sa mga missing teeth na hindi nakakayanin ng mga crowns. So marami rin tayong klase ng mga dentures. So, okay. Meron tayong flexible, meron tayo yung mga ordinary, napakarami po. Kasi ito nag-evolve yung na po talaga. Tama po ba yun? Yes po. Yes po, yan po yung mga pustiso natin. Okay. So, kung hindi na po talaga masisave yung anong ngipin, talagang sira na, ano na tayo, dentures na po yung ating ano. Ang yes. Ating, so, we have to... Di ba meron pa yung mga root canal? Ano ba yung mga yun? Di ba may mga ganun pa po? Yes, ang root canal po is kung kaya pa pong i-save yung ipin. So nagkakaroon lang siya ng abscess, tatanggalin lang natin yung nerve niya. Sakit. And then hindi naman po undergo naman po kayo ng anesthesia diyan. Anesthesia. So ito po yung nasa picture po. Yes, ito po yung kanina po yung nasa picture natin, that's implant. Oh. Implant po yan. Ooh. So merong mga screw na dinidrill sa ating buto and then ang end product pa rin po is a bridge. So crowns pa rin po siya. Crown pa rin yung ilalagay. Tapos mamimili kayo kung yes, anong so. Klase. For, so as you've mentioned, you've yes, mentioned po. Okay. Meron but pa about po ba? Yung mga braces, kasama po ba yun sa restorative dentistry? Oo, ma. Kasama po kasi yun? Marami po nagbe-braces. Hindi so, po. Iba na po siya.
Ibang field okay. na po siya ng dentistry that will okay. undergo orthodontics. Yes. Orthodontic treatment. Yes, yes. Oh, may braces po kasi ako. Oo. Ako matagal din ako. Matagal ako ganyan, diba? Nakinabang naman tayo. Meron pa pong iba, Doc, maliban sa pasta, crown, root canal, meron pa po bang iba? So far, yun lang po yung pwede nating i-restore. Yun ang sa mga restorative. Yes. Kasi kaya lang naman po ang... Broad kasi siya, so merong siyang iba-ibang field. So tulad itong nasa monitor natin ulit ngayon, pasta rin po ito. Filling material po yan. Parang na-chip off yung ano niya, no? Yung ipin niya. Kaya pinil niya na lang siya para mabuo. Pero pag ganyan ba, matagal po ba yan? Or kailangan, how often do you go back to your dentist para i-check po nila? Kasi po, ang pasta natatanggal din po yan, di ba? So how often po kayo kailangan bumalik sa dentist at i-check po yung inyong mga pasta fillings? Lagi po namin sinasabi, you have to visit us every 6 months for your dental checkup and for your dental prophylaxis. So once po nagpa-dental prophylaxis po tayo, ando na rin po yung, kasama na rin po yung checkup. Yes po. In layman's terms, cleaning. Every 6 months po ba? Tama po? Every 6 months dapat? Yes po, every 6 months. Friendly then. Every 6 months. Tapos para makikita nila kung yung pasta mo intact pa. Okay. Mm-hmm. Yes, pagkaganyan po, doktora, kunwari may pumunta po sa clinic ninyo, tapos nakita ninyo parang may something dun sa ngipin, kailangan i-restore, no? Pupwedeng i-restore. Pupwede po ba kahit alin dyan or case-to-case basis din? Or depende, i-offer nyo, pwede po natin pastahan, pwede po natin i-crown, pwede po natin i-root canal. Ganun po ba yung pag-o-offer o case-to-case basis din po? Upon check-up po, no? So, upon diagnosis, makikita, malalaman po, i-offer po namin sa inyo lahat ng mga treatment na supposed to be dapat. So, mamimili po tayo kung anin po yung gusto ninyo. Kasi minsan, ang mga pasyente natin, yung sa budget, doon nagkakaroon ng problem. Doon mismo nagkakaroon ng concern. Yes. Kaya nangyayari, minsan gusto namin ibigay yung pinakamagandang best treatment, kaya lang pag less budget si pasyente, doon tayo sa kung ano lang po yung kaya niya. Pero lahat po yan, i-offer po namin yung best treatment para po sa kanya. Siya na po ang mamimili nun. So sasabihin namin yung mga pros and cons nung mga treatment na yan. Apo. And then we take the patient to decide. Ganun po siya. I love it. No? Doc Jessica, tatanungin ko na rin po kayo, ano? Usually po ba, ano po ba yung mga, bakit po ba kinakailangan itong restorative dentistry? What's the purpose ba? Is it for, yung magiging quality of life ng kanilang ngipin? Is it for aesthetic purposes? Ano po ba ito? Or para for pain management? Ano po ba yung, bakit po ba ito yung ginagawa? Or is it all of the above? Yes, actually it's all of the above. Kasi syempre, no, tayo madalas tayo nakikipag-usap. And then Filipino talaga loves to smile. So kailangan maganda po yung ating smile. Kasi minsan, 'di ba, tayo napapansin like you three beautiful ladies, ang mga lagi kayo nakikipag-usap. And then ang mga kausap niyo minsan madalas napapatingin sa inyong mga ngipin. So kahit anong ganda ng makeup natin, talaga kapag ang ngipin natin hindi maganda hindi pa rin tayo maganda. Kaya kailangan po talaga ang restorative naman is ito yung way para maging maayos yung ating smile. It's a preventive para hindi tayo mauwi dun sa mga bunot at hindi tayo mauwi sa magkakaroon ng mga artificial teeth.